Biblia ang sasagot, itanong mo kay Suriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama na ating Panginoon Jesucristo ang manatili sa atin. Di po, kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon upang tayo po ay makapagsagawa ng ating ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ang kapatid na Eli Suriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Manatili nawa ang kapayapaan sa kabuuan ng ating pag-aaral. Agad tayong magpasimula, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at nakapila na rin po yung ating mga kapatid na mga kaibigan na magtatanong. Mula po sa Pasig City, isang Katoliko na ating pupanauhin, si kapatid na Brenpio Alcantara. Kapatid na Brenpio, magandang gabi po sa inyo. Andyan po magandang si kapatid na Eli, ano po ang inyong tanong? Sige po. Magandang gabi po, Brother Eli. May itatanong na po ako tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kasi po, nabibasa sa Biblia po na yung siyang pinatay sa laman, subalit binuhay sa Espiritu. Ano po ang kaligayan ng ating Panginoong Hesus nang muli siyang mabuhay sa mga patay? Siya po ba ay Espiritu o laman na po? Yun lang po, Brother Eli. Maraming salamat po. Alam mo, kapatid, kung Biblia ang ating pagbabatayan, nang buhayin siyang mag-uli, ang binuhay na mag-uli, yung laman. Eh kasi yun ang namatay eh. Siyempre, yun ang bubuhayin mag-uli. Kaya nung puntahan ni Maria Magdalena at saka nung mga apostol, wala na ron sa libingan. Ibig sabihin, yung laman na namatay, yun ang binuhay. Di ba ganun ang logic nun? Kung alin yung namatay, yun ang binuhay. Kaya nga sabi, binuhay na mag-uli. Di ba? Eh, alin ang binuhay? Eh, di yung namatay. At yung namatay, yung laman, yun ang binuhay na mag-uli. Kaya nga hindi nakakita yun ng kabulukan eh. Hindi nabulok yung laman na yun eh. Basahin natin ang aklat ng gawa. Pakinggan mo ha, kapatid. Ang versikulo ay 20. Umpisa natin sa mas maaga. Dos. 25, kapatid na Daniel. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga'y isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya, na sa bunga ng kanyang baywang ay ilulukluk niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanya mang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Hesus na ito'y... Tinan mo kapatid ha, nagsalita si David sa awit.
ang aakalain ng isang magbabasa, kung hindi mo naintindihan, akala mo ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Pero nagsalita siya through the inspiration of the Holy Spirit. Doon sa 25, sinasabi ni David tungkol sa kanya. Yung kanya ron, tungkol kay Kristo yon. Nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Sa 26, dahil dito'y nagalak ang aking puso. Ito sinasabi ni David tungkol kay Kristo, hindi sa kanyang sarili. Bakit? Ang sabi ni ng nakasulat sa Gawa ay ang patriarkang si David, sabi ni San Pedro. Si Pedro ba ang nagsasalita diyan, kapatid na ano? Pakitingnan mo lang ano. Ang sabi, ang ating patriarkang si David, malayang masasabi ko na siya'y namatay, nilibing. At naririto sa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ibig sabihin, hindi nabuhay si David. Talagang yung katawan ni David nabulok sa Hades, sa libingan. Pero ang ibig niyang sabihin doon ay, ang sabi ni San Pedro, doon sa 31, palibhasa ngay isang, sa 31 na lang, palibhasa'y nakikita na niya ito na nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay hindi makakita ng kabulukan. Kaya ang tinutukoy na hindi maiiwan sa Hades, hindi mabubulok yung kanyang katawan, ay ang katawan ng Panginoon sa Kristo. Pero yung katawan ni David na nagsabi nito ay nasa libingan at hanggang ngayon, sabi ni San Pedro, nasa atin ang kanyang libingan. Ibig sabihin, nabulok si David sa libingan. E alin ang hindi nabulok? E de yung katawan ni Jesus, yon ang binuhay na mag-uli. Kaya kung makikita mo, ano, kapatid, na ito parang regalo ko sa iyo sa birthday mo. Kapatid na Ben Prio, no? Ito regalo ko, ha? Pakinggan mo, ha? Ang sabi ni San Pedro, upang ang kanyang banal huwag makakita ng kabulukan. Ang hindi nakakita ng kabulukan, yung 2:27. Kapatid na Daniel, pakibasa. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ang hindi nakakita ng kabulukan, yung iyong banal. Alam mo kung alin yung banal na sinasabi? Basahin natin sa Lucas, nung sabihin ng anghel kay Maria ay sa 1:35 ng Lucas. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ayon, sabi ng anghel kay Maria, kasi sabi ni Maria, paano akong manganganak eh hindi naman ako nakakakilala ng lalaki? Nagpaliwanag yung anghel sa tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sinabi, bababa sa'yo ang Espiritu Santo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak doon sa Griego, yung salita roon, kung ilalagay mo sa Griego, sabi doon, ang banal na bagay. Wala namang nakalagay na bagay eh. Ang nakalagay doon, hageos. Pakilagay mo nga yung Greek 40 o 60 ba yun? O 40. Ang hageos, ang banal.
walang nakalagay na bagay. Ang sabi, ang banal na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi lang napapansin yan kasi ang nag-translate, dinagdagan ng salita, nilagyan ng bagay. Pero talagang nakasulat dyan, ang banal na ipanganganak, so yung ipapanganak ni Maria, ang tawag ng Diyos doon, banal. Yun mismo yung banal na sinasabi sa Gawa 2:27 na hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. So ang banal na hindi nakakita ng kabulukan, yung ipinanganak ni Maria. Yon. Hindi tao yon, banal ang tawag doon ng Diyos. Banal ang tawag nung anghel doon. Banal din ang tawag doon ni Propeta David. Hindi basta tao yon eh, kundi banal yon ang tawag doon. Yun yung katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ang tanong ni kapatid na Ben Prio, pinatay siya sa laman, binuhay sa Espiritu. Ano ba ang kalagayan ng Panginoong Jesus nang mabuhay na siya maguli? Pinaliwanag yan ng mga apostol. Ang mga iglesia ni Kristo, ang ibig nilang sabihin, nung mabuhay siya maguli, laman pa rin siya, laman. Kaya nga ikap, sinabi niya kay Tomas eh, tingnan mo ako. Ako rin. Ang isang espiritu, walang laman at mga buto na gaya ng iyong nakikita na nasa akin. Yan ang ipinagtitindihan ng mga manalista para sabihin, si Kristo, pagkatapos na mabuhay maguli, tao pa rin. Meron lang hindi naintindihan si Manalo sa punto na yan. Mga kapatid, gusto ko lang na pati ang Iglesia ni Kristo makinabang sa ating Bible exposition. Nung mabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesus, ang nabuhay, yung kanyang laman. Yung namatay, yun ang nabuhay. Yun ang logic eh. Kung siyempre, kung alin yung namatay, yun ang dapat na mabuhay mag-uli. Ngayon, nung mabuhay siya, meron siyang laman, may buto siya. Kumakain pa nga siya eh, pagkatapos niyang mabuhay na maguli. Basahin natin ang 10:39 ng Gawa, kapatid na Daniel. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Aba, nabuhay pala siya, kumakain pa rin siya, umiinom pa rin. O edi, ganun ang kalagayan, sinasabi ng Biblia. Meron siyang katawan, yung nabuhay niyang katawan, kumakain pa rin at umiinom. Yun naman ay hindi imposible, kapatid na Ben Prio. Kasi, nang mamatay si Lazaro, yung katawan niya, yun ang namatay. Binuhay siya uli ni Kristo. Nandun sa 11 ng Juan yun eh. Pagkabuhay na maguli ni Lazaro, nakatali siya, kinalaga nila. De siyempre, mahina siya. 4 na araw na siyang patay eh, nung buhayin siya. Alam mo nangyari. Basahin natin ang 44 ng Kapitulo 11, kapatid na Daniel. Siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria
at nangakakita ng ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. Kung mapapansin nyo, si Lazaro namatay din, siya mismo yung binuhay kasi may nakatali pa nga yung kanyang kamay at paa ng kayong panlibing, no? At mayroong isang pagkakataon, di ko lang matandaan yung talata, na pinakain siya para para siya'y lumakas, no? Nung mabuhay na siya mag-uli, pinakain siya. So yung nabuhay na mag-uling katawan, pwede pa yung kumain. Kagaya nga ng ating Panginoon Jesucristo na merong binuhay siyang mula sa mga patay na binigyan ng pagkain eh. Hindi yan. Kung hindi man si Lazaro, baka yung isang binuhay ng Panginoon. Sinabi pa nga ni Kristo, bigyan niyo siya ng pagkain. At lumakas siya nung makakain siya. Ang pinapunto ko ay posibilidad sa isang namatay na katawan, pag nabuhay, kumain uli. Eh kasi nga nabuhay eh. Eh nung bago mamatay, yung kumakain yun eh. Nung binuhay, siyempre, pwede pa rin kumain yun. Nangyari yun sa Panginoong Jesus. At nangyari yun sa isa pang taong binuhay. Nakalimutan ko na lang yung talata. Hindi naman ako pwedeng maghanap ngayon, kapatid. Ano? Sabi, bigyan nyo siya ng makakain para... Ayon sa 5:41, kapatid na Daniel ng Marcos. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay... 41 ng Marcos? Daniel di Mateo. Ano ba ito naglalagay ng talata? Oh? At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, Talita kumi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad, sapagkat siya'y may 12 taon na, at pagdakay nangagtaka silang lubha. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito. At kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Yung bata nung 12 anyos yata yun, yung babatang babae, binuhay ng Panginoon, pagkabuhay, pinag-utos na bigyan ng pagkain. E de, ang nabubuhay mag-uli, pwedeng kumain. No? Pero kapatid, ang hindi na ituro ni Manalo sa kanyang mga kasama, na pagkatapos nung 40 na kasama siya ng mga apostol, kumakain pa siya, umiinom pa siya. Pagkatapos noon, papanhik na siya sa langit. No. Pero nung papanhik na siya sa langit, yung katawan na yon maaalis yon. Mababago yon. Yung katawan na yon, bago pumanik sa langit, babaguhin yon. Yun ang tinuturo ng mga apostol. Basahin natin ang 1 Korinto, kapitulo 15, versikulo 50. Pakinggan mo ha. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Yon. Pagkatapos pala ng pagkabuhay na mag-uli, ano, kapatid, ang mga Kristiyanong maliligtas, bago pumasok sa langit, babaguhin na, aalisin na yung katawan. Kasi sabi ng Apostol Pablo,
Sinasabi ko sa inyo, ang laman at ang dugo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ni ang may kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Isip ka dyan, kapatid na Ben Prio, no? At lahat nung naimpluensyahan ni Manalo. Kasi kay Manalo, si Kristo na buhay na maguli, tao, abay pumasok sa langit eh, tao pa rin na may laman at buto. Yun ang kanilang paniwala. Basahin natin yung pasugo. Hindi itinuro ni Manalo yung totoo sa kanila. Pasugo ng 1964, ito ang kanilang ipinagmamalaki na katangahan sa Biblia. Katangahan ito eh. Basahin natin, kapatid na Daniel. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Yan ang napakalaking pagkakamali na kung totoong may milyong miyembro ang iglesia ni Manalo, milyon ang nalokot na iligaw ng aral ng demonyo na yan, na si Kristo ay tao, pumanik sa langit, tao ulim babalik. Eh, malaking kalaban ng Biblia yan eh. Kasi ang laman at ang dugo hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan, bago tayo makapasok doon, babaguhin tayo. Yun din ang nangyari kay Kristo. Nung mabuhay siya maguli, yung kanyang katawan, kumakain, may laman, may buto, no? Pero, bago siya pumanik sa langit, yung katawan na yun, napalitan yun. 3:20 ng Filipos. Pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Pakinggan mo ito, kapatid na Ben Prio, no? Ang ating pagkamamamayan, our citizenship, it, sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, ang pagkamamamayan natin nasa langit, we will be inhabitants or citizens of heaven. Yun ang final destination ng mga Kristiyanong maliligtas. Kaya, kumo ang ating pagkamamamayan nasa langit, pupunta tayo ron sa langit. Mula doon sa langit, hinihintay natin ang tagapagligtas. Kasi yung tagapagligtas, pumanik sa langit ang ating Panginoon Hesukristo. Anong sabi niya sa 21? Pagbalik niya, siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Babaguhin niya pala yung ating katawan, no? Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Aba, para pala tayo makapasok sa langit, babaguhin tayo. Paano bang pagbabago? Gaya rin ng kanyang pagbabagong naranasan para maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, yung kanyang glorious body. Eh yung bang glorious body niya, yung nabuhay na mag-uli sa mga patay? Hindi, hindi yun ang glorious body. Yung glorious body, yung ipapanhik niya na sa langit. Kasi kailangan ng palitan itong katawang ito na nasisira ng katawang hindi na masisira. Yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi tayong lahat matutulog o mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sabi niya,
Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Itong hiwaga ang hindi naintindihan ni Manalot ng mga ministro niya. Aling hiwaga ito? Hindi tayong lahat mamamatay o matutulog, pero tayong lahat babaguhin. Paano mangyayari? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, pwede palang baguhin ng Diyos yung ating katawan sa isang kisap mata. Kaya yung katawan ni Kristong nabuhay na maguli sa mga patay na ginamit niya pa habang nandito siya sa lupa. 40 araw pa kasi siya bago pumanik sa langit eh. Sa loob ng 40 araw, yung katawan na yun, yun nga rin yung katawang tao na binuhay na maguli sa mga patay. Pero bago siya pumanik sa langit, yung katawan na yun, babaguhin yun sa isang sandali lang, sa isang kisap mata. Pakinggan mo kapatid kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, ano? Eto. Kaya ako nagtitiwala, hindi yung katawang tao ang pumanik sa langit. Kasi pwedeng baguhin ng Diyos yun sa isang kisap mata bago siya makapasok sa langit, babaguhin yun. 15:39 ng Korinto. Pakinggan mo kapatid ha. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Pakinggan mo kapatid ha, sabi ni Pablo, may katawan ukol sa langit. Para pumunta ka sa langit, bibigyan ka nung katawang ukol sa langit. Para rin nung may katawang ukol sa lupa, kagaya nitong ating katawan ngayon, na nasusugatan, kailangang kumain, nagkakasakit, natatabla ng bakterya, tinatabla ng virus, may katawang ukol sa lupa. Pero may katawan ding ukol sa langit. Anong sabi ni Pablo? 49. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kita mo kapatid, kung paano meron tayong katawan o larawang ukol sa lupa, para ka makapanhik sa langit, tataglayin mo rin yung katawang ukol sa langit o larawang ukol sa langit. Ibig sabihin nun kapatid na Ben Prio, pag nabuhay ka maguli, ang magagawa ng Diyos bago ka pumasok sa langit, yung katawan mong nabuhay na maguli na galing sa alabok, mapapalitan nyo ng Diyos ng katawang ukol sa langit sa isang kisap mata, sa isang sandali. At magaganap yun doon sa araw ng huling pagtunog ng pakakak, ang sabi ni Pablo, the last trump, mapapalitan ng ating katawan ng katawang ukol sa langit. Ganun ang nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Bagaman nung mabuhay siyang maguli, yung paring katawan niyang tao na may laman, may buto, kumakain. Pero bago siya pumasok sa langit, napalitan na yon ng katawang ukol sa langit. Espiritu na yon kapatid. Espiritu na yon. Hindi naman pwede sa langit ang laman eh. Sabi nga niya doon sa 50, ang laman at dugo hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung laman at saka yung dugo, yung buto. Kaya para sabihin mo, si Kristo pumanik sa langit, tao pa rin, tapos babalik pa rin tao. Maling doktrina ni Manalo yan. At yung doktrina ng Iglesia Katolika na si Maria raw, nung mamatay, dinala pati ang katawan sa langit, body and soul, ang sabi ni Ambrosio. Si Ambrosio yata may sabi nun eh. Ah, hindi. Si Papa Pio 12 ang may sabi. Sa Modern Catholic Dictionary, sa page 45, ito ang sabi rito. Ito'y librong katoliko, many hill obstat ito, at saka may imprimatur ito.
autorisado ito, no? Ano ang sabi dito sa Modern Catholic Dictionary, kapatid na Daniel, tungkol sa assumption? Assumption, the doctrine of Mary's entrance into heaven, body and soul, as defined by Pope Pius XII in 1950. The dogma declares that Mary, the Immaculate, perpetually Virgin Mother of God, after the completion of her earthly life, was assumed body and soul into the glory of heaven. Malaking kagaguhan yung aral na yan, na itinuro ni Papa Pio. Nako, patawarin ka nawa. Napakarami mong nailigaw. Biro mo si Maria raw eh, dinala sa langit, body and soul. Pati katawan ni Maria. De meron sa langit na tae, may ihe. No? Kasi wala naman tao, walang tait ihi sa katawan. Eh. Kahit katatae mo lang, meron pa ulit dumadating na tae. Para sabihin mo, yun mismong katawan ng dadalhin sa langit, parang si Kristo, abay, matinding katangahan sa Biblia yan. Sabi ni Pablo eh, isang hiwaga ito na mangyayari. Hindi maaaring ang laman at ang dugo magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya bago ka pumasok sa langit, papalitan yan, yung katawan na yan. Eksaktong nangyari yan sa Panginoong Jesus. Bagaman mayroon siyang katawan na may laman, may dugo, kumakain. Ha? Siyempre, kung kumakain siya, tumatae rin si Kristo. Huwag kayong magalit sa akin. Totoo yun. Kung tumatae rin si Kristo, umiihi rin yun. Ano ka? Ganon din si Maria. Hindi ba yan ay katawan tao, ganyan ka? Hindi mo ba nararamdaman yan? Na yung katawan mo, pagka kumain ka, pagkaraan ng ano, tatae ka o kaya iihi ka. E di ganun din yung kalagayan ng katawan ni Maria. Tao yun eh. Ganun din si Kristo nung magkatawan tao. Kumakain din, tumatae rin. Tanggapin mo yung katotohanan na yun. No? Hindi naman sinulat eh sa Biblia yun. E kahit hindi isulat, susulat pa ba sa Biblia na ikaw eh nag-o-orgasm? Lalaki ka, nag-o-orgasm ka, nagwe-wet dream ka. Susulat pa ba sa Biblia yun? Kahit hindi isulat yun, alam mo na yun. Nangyayari sa'yo yun. Dahil tao ka. No? Eh yun, nangyari yun sa lahat ng tao. Ganun si Maria, ganun ang Panginoon su Kristo. Tumatae, umiihi. Lahat ng consequences ng maintaining a body of flesh and bones, naranasan ni Kristo at saka naranasan ni Maria. Pero hindi yun po pwedeng ipasok sa langit yung katawan na yun na kailangan umihi, kailangan tumae, napapalitan yun, papalitan ng Diyos yun. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, mapapalitan ng Diyos yun. Kaya nga si Kristo, nang papanhik na siya sa langit, 40 araw at 40 gabi siya pagkatapos niyang mabuhay, nandito pa siya sa lupa, 40 days and 40 nights. Basahin natin ang gawa ng mga apostol. 1:3. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos na siya'y maghirap at mabuhay siya sa mga patay, napakita siyang buhay, nakasalo-salo ng mga apostol, nagtuturo sa 40 araw pa. Hindi agad siya pumanik sa langit, 40 araw pa siya kasama ng mga apostol. Kaya ang nangyari, nung papanhik na siya sa langit, nakikita ng mga apostol yung kanyang pagpanik eh. Kasi meron siyang katawang nakikita eh. Pero merong magaganap doon na ipinaliwanag ng mga apostol, gaya ni Pablo, na yun, bago pumasok sa langit, binago yun. Tapos sasabihin ni Manalo, taos yan ang pumanik sa langit. Sino may sabi sa'yo? Babaguhin nga. Ikaw nga, pag bago ka pumasok sa langit, kung makakapasok ka. Hindi ko naman sinasabing hindi ka papasok. Pero kung papasok ka sa langit, kailangan mabago ka rin. Magkakaroon ka ng katawang ukol sa langit. Spiritual na yon, espiritu yon. Ang katunayan, kapatid, ha?
Pakinggan mo ito. Sa ikalawang Korinto, sa kapitulo 3, ang sabi ng Apostol Pablo, sa 3 at versikulo 15, datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Meron palang mga tao, yung mga Hudyo, pag nagbabasa ng aklat ni Moises, may talukbong ang ulo, ang puso, kaya hindi nila naiintindihan eh. Pero kung magbabalik ika sa Panginoon, maaalis ang talukbong. Sino yung Panginoon na yun na tinutukoy? Na pag naalis, pagka bumalik loob ka sa Panginoon, maalis yung talukbong mo sa iyong puso. Itaas natin yung versikulo. Sa 3:14, kapatid na Daniel. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, ang nakakaalis nung talukbong, ang Panginoon sa Kristo. Yung mga Hudyo, pag binabasa yung aklat ng matandang tipan, gaya rin ng mga Sabadista ngayon, may talukbong, kaya hindi nila maintindihan buo. Pero yun ay kang talukbong na yun, naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Basahin ngayon natin ang 16, kapatid na Daniel. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ayon, pag nagbalik ka sa Panginoon o kay Kristo, maalis ang talukbong. Tuloy, 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ayan, ang sabi ng Apostol Pablo, pag nagbalik ka sa Panginoon, maaalis yung talukbong. Sabi niya, ngayon, ang Panginoon ay Espiritu. Nilagyan lang nila ng siyang Espiritu. Pero kung sa Grego mo babasahin, ang nakalagay dyan ay, now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord, there is liberty. Ano, sabi ng talata, now the Lord is that Spirit. Ngayon, ang Panginoon ay ang Espiritu. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Sa pagkakata-translate sa Tagalog, para bang pinapatunog na hindi si Kristo direkto eh. Pero para maintindihan mo kapatid, now the Lord is that Spirit. Yung Panginoon na nag-aalis ng talukbong, yun ay Espiritu. Ewan ko lang kung may ibang translation na mas maganda sa Tagalog. Ano? Kasi dapat ang pagkakasali noon, ang Panginoon na tinutukoy niya, yun yung Panginoong nag-aalis ng talukbong, yun ay Espiritu. Ayun. Sa sambayan ng Pilipino, mas maganda. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ang Panginoon ay Espiritu. At kung saan... Ang diferensya lang nitong pagkakasali dito, inalis nila yung salitang ngayon. Bakit ngayon? Kasi nagsasalita si Pablo. Nung si Pablo ay nagsusulat sa taga-Korinto, more or less nasa AD 55 na yan. Pumanik sa langit si Kristo, maaari mga AD 40 o mahigit ng kaunti. AD 55, nasa langit na ang Panginoon sa Kristo nang isulat ni Pablo sa taga-Korinto ito. Ang sabi niya, ngayon, dapat i-consider natin yung time element.
nung panahon na isinusulat ito ni Pablo, si Kristo espiritu na. Hindi na laman at buto. Kaya ngayon ang Panginoon ay espiritu, at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, ay naroon ang kalayaan. It should have been translated na ngayon ang Panginoon ay espiritu. Kasi may pagkakataong nakalipas na siya'y nasa laman. Laman siya. Pero ngayon, 55 AD, hindi na siya laman. May espiritu na siya. Pakinggan mo ha, sa 5 ng ikalawang Korinto, versikulo 16. Para maintindihan natin yung talatang ngayon, kukonsider mo yung time na si Kristo nasa langit na nang sinusulat ito ni Pablo. 5:16. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. O, kita mong kaliwanag niyan, kapatid. Nakilala namin si Kristo sa laman, na nakita nila ng mga apostol. Pero ngayon, nung nasa langit na, hindi na namin siya nakikilalang gaya noon na nasa laman. Kasi alam ni Pablo, bago siya pumalik sa langit, papalitan yung kanyang katawan ng isang katawang maluwalhati na hindi na ukol sa lupa, kundi espiritu na katawang ukol sa langit. Naintindihan mo, kapatid na Benprio? Ayan, di kita naririnig, kapatid na Benprio. Wala ka siguro. Opo. Nakamute po siguro kayo, kapatid na Benprio. Opo. Paki-unmute nyo lang po yung inyong ano, yung inyong ayan, paki-try po, na. Ayan. Ayun. Pwede po magtanong ng isa po, Brad Early. Oh, kapatid, ang haba na noon. Teka, ang dahing naghihintay, kapatid. Oh, sige na po. Sige, okay na po, Brad Eli. Wala naman Brad sila Eli ng kaloob-loob. Baka naman maano sila, ma-offend. May naghihintay. Gumugol na ako ng halos isang oras sa tanong mo, kapatid. Ano, kasi malawak na tanong yan eh. Eh, tinan mo, nag-aral pa tayo ng hiwaga ng pagbabago. Yun. Ngayon, kung may tanong ka, bukas ay ano, araw ng Miyerkules? Oh. Opo. Bukas ba meron tayo, kapatid na Daniel? Opo, loloobin po ng Panginoon. Kapatid na Eli, meron po tayo bukas ng gabi rin. Yun. Bukas ka na lang tawag uli, kapatid na kapatid na Benprio. Kung meron kang duda, tawag ka uli bukas. Pero ngayon, bigyan natin yung iba ng pagkakataon. Salamat sa'yo, ha? Brad Eli. Yeah. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Kapatid na Benprio, babalik po kayo ha. Bukas po ulit, Loben. Salamat po. Salamat sa pagkakataon po na makapaglingkod din sa inyo. Si kapatid na Raph Abonita naman po, mula sa Santa Rosa, Laguna, isang Christian. Kapatid na Raph, magandang gabi sa iyo. Ano po ang inyong katanungan? Andyan po si kapatid na Eli. Sige po, paki-unmute po yung ating mic. Kapatid, hindi po, ayan. Sige po, go ahead po, tuloy po kayo. Magandang gabi po, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang tanong ko po ay dalawa kung sakaling masagot po. Ito pong aking tanong una. Nalaman po ba ng mga ng leader ng mga reliyon ng una at yung mga nagpahirap sa kanya, gaya nila Poncio Pilato, at saka yung mga taong nagsisigaw na ipako siya sa cross, nalaman po ba nila na ang Panginoon Jesus ay nabuhay na muli? Alam mo kapatid, nung panahon na yon, uso na ang fake news. Ang ipinapakalat ng mga kaaway ni Kristo, hindi siya nabuhay na maguli. Ang pinapakalat nila, yung katawan niya nung natutulog yung mga bantay ay ano, ninakaw ng mga alagad at inilagay sa ibang lugar para palitawin na hindi siya nabuhay na maguli. At yun
ay nung kasalukuyang patay siya, yun na ang plano nung kanyang mga kaaway, no? May plano na sila na, sabi pa nga nila kay Pilato, magpabantayan mo yan dahil sabi niyan mabubuhay siya mag-uli eh. Eh pabantayan mo, baka mamaya ka eh nakawin ng kanyang mga alagad, eh sabihin nabuhay ngang mag-uli. Basahin natin ang 27:63 ni Mateo. Na nagsisipagsabi, Ginoo, naaalaala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon akong muli. Sabi ng mga walang hiya na kaaway ni Kristo, naalala ika namin yung sinasabi niyang magdarayang yaon. Tamo kung tawagin si Kristo magdaraya. Napakawawalang hiya nitong mga tarantadong ito. Akala mo nadaya sila. Wala naman dinaya si Kristo eh kahit sino. Garantisado sa Biblia, wala siyang dinayang kahit sino. Sinabi yan ni Pedro na hindi siya kinasumpungan ng daya. 2:22 ng unang Pedro, kapatid na Daniel. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kailanman di siya nagkasala, hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Pero ang sabi nitong mga tarantadong gago na ito, sabi, ika nung mandarayang yon nung nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw, magbabangon akong muli. Anong gusto nilang sabihin? Tuloy natin sa 64. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin. At sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan, tinatakan ng bato, nakasama nila ang bantay. Ah, nilagyan pa ng selyo yung bato para ama nila kung ninakaw nga yung bangkay ni Kristo. Walang hiya talaga itong mga tarantadong ito eh. Napakawawalang hiya. Para sabihin mo si Kristo magdaraya, no? Nasasaktan ng kalooban ko eh. Kung pwede lang mumurahin ko itong mga tarantadong ito ng Napakawalang hiya nitong mga gagong ito. Napakawawalang hiya. Tinawag si Kristong magdaraya. Kaya sabi nila kay Pilato, pabantayan mo. Eh sabi naman ni Pilato, kayo magbantay. Sabi ni Pilato, meron kayong bantay. Pumaroon kayo, ingatan nyo sa inyong makakaya. Eh ang nangyari, kahit may bantay, nung dumating ang 3 araw, nawala yung yung katawan, ano? 28:11 natin basahin. Samantalang ngang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayan, may nangyari pala. Yung mga bantay, iniwan yung libingan, pumunta sa mga kasabwat nilang pangulong saserdote, sila Caiaphas, yung biyenan niya. Marami silang mga magkakasabwat para palitawin si Kristo'y masama eh. Ah, para rin ako. Pagkakasabot yung mga kaaway ko para pasamain ako sa internet eh. Nangyari kay Kristo yan eh. Ang sabi dun sa 28:11, yung mga bantay, iniwan na yung libingan, pumunta na sa mga pangulong saserdote. Bakit? Tuloy natin. At nang sila'y mga kipagkatipo na sa matatanda at makapagsanggunian na, at nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Na nangagsasabi, sabihin ninyo
nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. At kung ito'y dumating sa taingan ng gobernador, ay siya'y aming ihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Tamo, yan ang fake news na sinasabi ko. Panahon pa noon, 2,000 years ago, meron ng fake news. At alam mo kung sino ang nagtataguyod ng fake news? Yung nalalagyan. Nilagyan ng mga pangulong saserdote yung mga kawan, binigyan ng pera. Ipagsabi nyo, naninakaw yung kanyang bangkay. Kasi hindi na nila makita na nagulat pa nga yung mga bantay. Bigla na lang nawala yung bangkay ng Panginoong Jesus. Nagulat sila hindi naman, wala naman taong pumasok. Wala namang basta-basta makakapaggulong ng bato. Tapos bigla na lang nawala doon yung bangkay. Nag-imbento na sila ng kwento. At naglagay ng suhol yung mga pangulong saserdote para pabulaanan ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, magkalat ng fake news. Parang ganun ngayon sa ating panahon. Merong mga media outlets nakakatanggap ng mga suhol para magkalat ng masasamang balita. Ganun ang nangyari sa panahon ni Presidente Marcos. Pinasama siya ng pinasama sa media. Lahat ng patayan ibinintang kay Marcos. Kaya napakasama lumalabas nung regime ni Marcos. Pero kung babalikan nyo mga matatanda nung martial law, naku, mas maganda nun. Hindi ka natatakot maglakad. Ha? Walang maraming droga nun. Ha? Nung panahon na yon. Kasi buhay na ako nun . Nangangaral na ako sa Pampanga nun . 1972, nang i-declare ang martial law. Yung buong panahon ng martial law, napakaganda dahil bago yung martial law, natatakot din akong magsalita ng buong-buong Kasi merong mga pastor doon ang aali-aligid, may daladalang revolver. Nung i-declare ni Marcos yung martial law, bawal magdala ng barel. Nakapagsalita na ako ng dinediretso ko na. Kasi mga iglesia ni Manalo, tatapatan ako . Ang mga ministro, may mga nakasukbit na revolver . Alam ng mga kapatid yan sa Pampanga . Nung yung isang taga-Angeles . Babarili na ako talaga . Sa diskusyon . Nakita lang nung BSDU . Merong apat na BSDU, may hawak na machine gun. Hoy, tumigil ka, tatamaan ka, sabi ng mga BSDU, kasi papatay na ko . No? Kaya nung mag-martial law, maluwag ang loob ko kasi wala nang may dala-dala ng baril. Bawal magdala ng baril nung martial law. Kasi nga maraming mga masasamang loob . Ang punto ko, kapatid, hindi lang sinasabi nung iba, pero tanungin niyong lahat ng nabuhay nung martial law. Ang nagre-reklamo lang, yung mga kalaban ng gobyerno. No? Yun lang ang mga puro reklamo, pero napakaganda nun. Matahimik ang Pilipinas noon. Walang ganyang kagulong mga politiko na ngayon. Kalimutan na natin yan. Baka sabihin nyo, kakampi pa ako ni Marcos . Pero ang ibig ko lang sabihin, yung naranasan namin nung martial law, ang society, maayos, walang masyadong krimen, bumaba ang mga violence sa mga daan, sa mga public places, mababa ang crime rate noon. At meron naman pwedeng pagbatayan. Tanungin nyo si Senador Enrile ngayon. Sabi ko nga, kapatid na Daniel, ba't hindi mo i-guess si Senador Enrile? Makakuha ka ng impormasyon kay Senator Enrile sa Get It Straight. Kasi siya isang saksing buhay na kung ano ang benefits ng martial law, na ang mga mainstream media pinapalabas na napakasama ng martial law. Ang mga gumagawa ng masama nun, yung mga kalaban ng gobyerno .
ng bobomba, pumapatay ng tao, tapos ibibintang sa rehiming Marcos. Mali yun. Lalagay lang tayo sa ustisya. Tanungin nyo yung matatanda na buhay pa hanggang ngayon nung martial law, nakaranas sila ng magandang atmosphere. Ako kasi isa doon eh. Nakakapaglakad ako ng kahit na alas 10 ng gabi, alas 9. Oh, may mga NPA noon, may mga hukbalahap. Pero awa ng Diyos, wala kaming naranasang kalupitan sa mga tao. Yung dinadaanan namin, mga teritoryo ng NPA, naglalakad ako para mangaral ng aral ng Ebanghelyo. Matitino ang mga tao noon, pati mga NPA at mga noon, mga hukbalahap. Ewan ko ngayon, pero noon talagang matahimik. Ngayon, ang ibig kong sabihin, ang punto ko rito, ang mga nagbabalita, pwede palang maimpluwensyahan ng suhol. Sinuhulan nila ang mga gwardiya para sabihin ninakaw siya. Pero hindi totoo na ganun ang nangyari. Tignan natin ang tunay na pangyayari kung talagang ninakaw yung kanyang bangkay. Ito ang sabi. Sa 28:1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. Oh, at meron palang anghel na bumaba, iginulong yung bato. Yun ang talagang nangyari. Iginulong yung bato para mabuksan yung libingan. Yung mga bantay, nakita yung anghel, parang anyo ng kidlat at sa takot ng mga bantay, parang nag-anyong patay ang mga bantay. Nanginig ng todo sa takot yung mga bantay. Ano sumunod na pangyayari? At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo." Tingnan sabi niya, sabi nung anghel, sabi nung anghel doon sa mga babae, kila Maria, "Alam ko, huwag kayong matakot ha, kasi natakot nga yung mga bantay." Ginulong nung anghel yung bato na takip. Hindi kasi maigugulong ng isang tao lang yun eh. Kaya yung anghel, na ginulong niya yung bato, at nung makita siya ng mga babae, natatakot sila Maria. "Huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus. Wala siya rito. Siya'y nagbangon," sabi. "Wala siya rito." Ibig sabihin, bago igulong ng anghel yung bato, wala na si Kristo ron. Pero nung makita ng mga bantay yung anghel na nangatakot silang lubha, na siguro putlang-putla, nagkulay patay, naging tulad sa mga taong patay yung mga bantay. At ang sinabi naman ng anghel kila Maria, "Kung huwag kayong matakot, wala rito si Jesus. Nagbangon na siya." Kaya ginulong yung yung bato, yung takip ng libingan, para mapatunayang wala na nga ron si Jesus. Anong nangyari ngayon sa mga bantay? Tuloy natin kung doon sa bandang lagpasan natin yung ibang talata. Lagpasan natin. Lagpasan natin. Ano ang ginawa ng mga bantay? Sa 28:11. Samantalang ngang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote
ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayon, binalita nila, naku, nawala ron si Jesus. No? Meron kami nakitang anghel na halos kami namot lang lahat sa takot. Binalita nila sa pangulong saserdote ang nangyari. Ano ang sabi ng niya? Ano nangyari? Sumunod. At nang sila'y magkatipo na sa matatanda at makapagsangguni, ana, nagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Sinuhulan yung nakakita ng tunay na pangyayari para magsinungaling. Nasabihin nyo na natutulog kayo, ninakaw ng kanyang mga alagad. Kaya yan ang sinasabi ngayon, fake news. No? Nangyayari yan dahil sa suhol. Ganyan. Meron mga istasyon ng television, may mga istasyon ng radyo. Mahilig dyan sa fake news na yan. May mga nagbabayad sa kanila, yung mga politikong maraming pera para magsalita ng mga fake news. Ang tao tuloy nalalaso ng isip. Ganyan. Yan ang nangyari sa kwento ng ating Panginoon Jesucristo. Sinabi nila na yung bantay, nung mga bantay na mismong nakakita na wala na ron si Jesus, wala namang kumuha, pero nawala, sila mismo ang sinuhulan para magbalita ng fake news. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Ben, ng kapatid na Ralph ay, nalalaman ba ng mga leader ng mga relihiyon ng una na nagpahirap sa kanya gaya ni La Poncio Pilato at mga taong nagsisigaw na ipako siya sa krus? Nalalaman ba nilang ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli? Alam nila yan. Sila Kaypas, alam nila yan. No, kaya nga sila sumuhol para magbalita ng fake news na hindi nabuhay si Kristo. Pero siya'y nabuhay. Maraming saksi. Napakaraming saksi. Nagbubulag-bulagan lang yung mga leader noon. Pero napakaraming saksi. Kagaya ni Kaypas, yung pangulong saserdote. Isang napakawalang yan, tarantado yun. Yun ang nagplot na para si Kristo'y ipapatay. At yun din ang nagplot para itanggi na siya'y nabuhay na maguli. Napakawalang yan nun. Leader yun ng mga Hudyo nun. Yung si Kaypas na dakilang saserdote. At saka yung kanyang biyanan. Magkakasabwat yung mga demonyo na yan. Para si Anas, no? Biyanan ni Kaypas. Yun ang nasa 18-13 ng ng Juan. Magkakasabwat yan para magkalat ng balitang ang tawag doon, fake news. Pero alam nila na deep within them na buhay talaga mag-uli si Kristo. At ang ayon kay Lucas na istoryador, nagpakita siya sa marami para maging saksi na siya'y nabuhay na mag-uli sa mga patay. Basahin natin ang isa riyan. Doon sa Gawa, Gis 39, ganito nakasulat. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Merong nga saksi, kumain pat uminom na kasalo niya nung mabuhay siya mula sa mga patay. Yun yung tinatalakay ko kanina, yung taong nabuhay, pwedeng kumain yun talaga. Kaya si Kristo, pagkabuhay na maguli sa mga patay, kumain siya at uminom kasama ng mga saksi. Ang mga saksi, marami. Hindi lang 12 apostol, hindi lang mga apostol, kundi ang saksi,
doon sa isang talata ng unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Ito mo, di andain saksi na talagang nabuhay siya mag-uli. Hindi yan matututulan na napakaraming nakasaksi na nabuhay siya uli pagkatapos na siya'y mamatay sa krus. Mga alagad, mayroon 500 nakapaminsan na nakakita sa kanya. No? Tapos nagpakita siya sa 12, nagpakita ka siya kay Cephas, nagpakita siya sa mga babae, kila Maria Magdalena, etc. etc. Alam yan ng marami noon. Kaya lang, itinatanggi nila, ganun yan kapatid. Ano ang intention mo? Bakit mo tinatanong ito? Ano yung ikalawa mong tanong, kapatid na Ralph? Ang pangalawa ko pong tanong ay, meron pa bang banal na bansa po sa ngayon na hindi po sila pinaparusahan ng Diyos o kaya nakakaranas ng malalakas na lindol, bagyo, at ganun din po sa hindi po napinsala masyado ng COVID-19. Alam mo kapatid, ang hula sa Biblia, ang buong mundo tatakpan ng kapangyarihan ng kadiliman. No? Kaya ngayon wala kang pwedeng ituring na isang banal na bansa kagaya nung araw ng Israel, ano? Ngayon wala nang masasabi kang kagaya nung araw na isang banal na bansa. Ang bansa na lang na banal ngayon, yung iglesyang totoo. Kasi alam mo, yung iglesyang totoo, ang tawag ng Biblia dyan, banal na bayan, bansang ukol sa Diyos. Basahin natin ang unang Pedro 2:9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang Nagsasalita si Pedro sa iglesia. Sabi niya sa iglesia, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ang maituturing na bansang banal, yung iglesyang totoo. Hindi yung iglesyang mamamatay tao, manggigipit sa kapwa, hindi yon. Hindi yung iglesyang punong-puno ng korupsyon. Yun, ang bansang banal ngayon, tinatawag na bayang sa Diyos, bansang banal ay ang iglesia. Pero bansa na physical na bansa, na may gobyerno, wala ka nang maituturo ngayon. Rusya, hindi naman ganun. Amerika, hindi mo na rin masasabing bansang banal. And daing ateista sa Amerika. Sa London, sa Great Britain, ganun din. Napakaraming ateista dyan. Paano mo sasabihin niya, bansang banal? Bansa ng mga ateista yan eh. Ang Hapon ganun din. 80% of Japanese do not believe in God. Kaya hindi, wala na nun kapatid. Ayoko na lang mag-elaborate, maubos ang oras ko eh. Pasensya ka na kapatid na Rafa. May mga naghihintay pa kasi eh. Maraming salamat po. Salamat. Samahan ka nawa ng Panginoon sa pagsusuri mo, kapatid. Salamat po, kapatid na Rap. At bukas po ulit, kung lolobin ng Panginoon, sana nandyan pa rin kayo. Si kapatid na Dennis Peterson Gonzalez naman po mula sa Cabangan, Isabela, isang Catholic. Kapatid na Dennis, nandyan si kapatid na Eli. Ano ang iyong katanungan? Magandang gabi, Brother Lee. Itanong ko lang sana kung ano po ang ibig sabihin ng
bunga ng Espiritu Santo at paano magkaroon nito? At yung pangalawa po, totoo po ba yung daigdig ng mga Espiritu Santo? Daigdig ng Espiritu, Kako? Kapatid na Daniel, kapatid na Daniel, merong ano eh, napuputol eh, hindi ko naintindihan ang tanong niya. Pakiulit mo, kapatid na Daniel, kung nakita mo. Opo, ano daw po ba yung ibig sabihin ng Espiritu Santo at paano, yung bunga ng Espiritu Santo at paano daw po magkaroon nun? At pagkatapos, kung totoo daw po ba yung daigdig ng mga Espiritu, kapatid na Eli. Tama po, ano, kapatid na Dennis? Opo, opo. Yan. Yun po, kapatid na Eli. Alam mo, kapatid, ang bunga ng Espiritu Santo, mga magagandang kalooban sa tao. Pag nasa iyo ang Espiritu Santo, nagbubunga yun sa iyo. Sa 5:22 ng Galacia, pakinggan mo ha. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ayon, maliwanag ano kapatid, ang bunga ng Espiritu unang-una, pag-ibig, tapos katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Yung mga virtues na yan ano, bunga ng Espiritu sa tao yan. Pag ang tao may Espiritu Santo ng Diyos, hindi basag ulero yon. Pag ang tao may pag-ibig, may Espiritu Santo ng Diyos, may pagmamahal sa kapwa yon. Marunong yon magmahal, lumingap sa kapwa, pati sa kaaway. Sabi kasi ni Kristo, ibigin ninyo pati ang inyong mga kaaway. Yon. Kaya hindi ko naman siguro dapat ng paliwanag isa-isa yan. Ano? Ang unang-unang bunga ng Espiritu, yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa kaaway. Yun ang isang manifestation na meron kang Espiritu Santo sa buhay mo. Pero pagka galit ka sa mundo, galit ka sa asawa mo, galit ka sa kapatid mo, galit ka sa mga tao, no? Lagi ka nalang kontra, walang Espiritu Santo yung ganun tao. Ngayon, yung isang tanong ni kapatid na Dennis, totoo bang may daigdig ng mga Espiritu? Alam mo, may lugar yung mga Espiritu . Mga Espiritong masasama at mga Espiritong mabubuti. Ang langit ay lugar ng Espiritu yan. Andun ang Amang Espiritu, andun yung mga anghel na Espiritu, andun yung mga 24 na matatanda, andun yung 4 na nilalang na buhay. Puro mga spirit being yan . Ang tawag doon, mamamayan sa langit, yung mga spirit being. 12:12 ng Apokalipsis, pakinggan mo kapatid. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa. Ma, kapatid na rap. Sabi nung matapos yung gera, nakipaglaban si Miguel Arcangel doon sa dragon kay Satanas. Inihagis ang dragon ngayon. Ang sabi sa langit, magalak kayo mga langit, at kayong nagsisitahan diyan. O de merong mamamayan ng langit, may inhabitants of heaven. Mga espiritu yan . Kaya yung sinasabi, parang mundo, daigdig ng mga espiritu, yun ay hindi daigdig na literal kagaya natin. Hindi kagaya dito sa planet Earth yan. Yan ay parang kumbaga isang kaharian ng mga espiritu na ang pangunahin doon ay ang Diyos Ama na espiritu. Nandun din yung mga anghel, espiritu lahat yun.
mga kerubin, mga espiritu yon, mga serafin, mga espiritu yon, mga anghel. Tapos, yung apat na nilalang na buhay, mga espiritu rin yon. Hindi namamatay yun eh. At saka yung 24 na matatanda. Nandun yun sa langit, sa paraiso. Pero bukod doon, meron pang isang domain of spirit. No? Basahin natin ang dos-dos ng Efeso, kapatid na Daniel. Na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan sa langit, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ulitin ko lang, ano, inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron palang mga powers in the air, sabi sa Biblia. Power of the air. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron palang tinatawag na spirit of disobedience. Nandoon sa, according to the prince of the power of the air, na ang sabi sa Tagalog, espiritu ng gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron silang panguluhan ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Alam mo kung ano yon? Sa isdose ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Meron palang mga espiritu rin ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Itinranslate sa Tagalog, dakong kaitaasan. Pero sa Greek at saka sa English, magkapareho siya sa heavenly places. Basahin natin sa Revised Standard Version. For we are not contending against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Sa dakong kalangitan, pala merong mga may host of spiritual wickedness, mga wicked spirits nananahan din pala sa may dakong langit. Ngayon kapatid, para wag kang magkamali, kasi sa Biblia may tatlong langit. Yung kinaroroonan ng Diyos, yung paraiso, yun ay nasa ikatlong langit. Nasa ikatlong langit yun. Yun ang pinakamataas na langit. Nandun ang Kristo, andun ang luklukan ng Ama, nandun yung mga anghel. Sa ikatlong langit, meron tatlong langit sa Biblia. Huwag ka maniniwala, pito ang langit. Sabi ng mga Hudyo, meron daw pitong langit, kagaguhan yon, wala sa Biblia yon. Hindi totoong pito ang langit, tatlo lang. Yung pinakamataas na langit, yun yung paraiso. 12:3, 12:4 ng ikalawang Korinto. Pakinggan mo. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayun, inagaw siya sa ikatlong langit sa paraiso. Ang paraiso, nandun si Kristo at saka ang Ama,
yun pala ikatlong langit. Pero mas mababa roon, meron pang langit. Yung unang langit, yung ikalawang langit, maaaring yung universe na nakikita natin. Sabi ni Pablo, we fight not, we are not contending against flesh and blood. Ano? We do not fight flesh and blood, sabi niya. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa heavenly places o sa matataas na dako. Sa pagka-translate sa Tagalog, dakong kaitaasan. Pero heavenly places. Sa Greek, heavenly places din kasi ang ginagamit sa Bibliang Grego, yung Epuranios. Epuranios. Ibig sabihin ay the sky or in heaven. Alam mo kapatid, kung meron kang masasabing daigdig ng mga espiritu, unang-una yung ikatlong langit, yung domain o kaharian ng Diyos. Pero meron ding kaharian ang demonyo, si Satanas. Yun naman yung mga espiritu, hukbo ng mga espiritong masasama, host of wicked spirit in heavenly places. No? Yun ang sabi sa English. Against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in heavenly places. Kaya dyan sa somewhere there sa taas, nandyan yung pamahalaan ng panluloko, pamahalaan ng corruption, pamahalaan ng mga gobyernong mga masasama sa lupa, yung panluloko ng mga iglesia sa mga tao, mga iglesyang falsipikado, mga hindi itinuro ng Biblia. Yan, inspired yan ng isang heavenly host of wickedness. Isang hukbo ng masasamang espiritu sa dakong kaitaasan. Yan ang namamahala ng lahat ng kasamaan dito sa lupa. Kaya yung tanong mo, meron bang daigdig ng mga espiritu? Meron talaga. Hindi lang mababasan daigdig, ano? Pero meron lugar sila. Meron silang domain yung masasamang espiritu. Sana naunawaan mo kapatid, ano? Wala na akong maraming oras, eh, no? Kung meron ka pang tanong na gustong liwanagin, bukas na lang uli. Salamat sa iyo, ha, kapatid. Naunawaan mo, kapatid na Dennis. Oh, Brother Ellis. Salamat po. Salamat sa iyo. Sabahang kanawa ng Panginoon. Kapatid na Daniel. Po, salamat po sa Diyos. At si kapatid na Nael Vincent Dalman naman po ang ating tawagin mula sa Dipolog City, galing sa Church of Christ Anti-Instrument. Kapatid na Nael, ano ang iyong katanungan? Nandyan si kapatid na Eli. Magandang araw po, kapatid na Eli. Magandang gabi na po, kapatid na Daniel. Ang katanungan ko po patungkol po sa pangalan ng iglesia. Ako po kasi ay miyembro ng Church of Christ at sa aming paniniwala ay naniniwala po kami na ang aming Panginoong Kristo ay Diyos. Ngayon po, nung tinanong ko po yung mga ngaral namin, sinabi-sabi niya po eh, kaya lang daw may sinasabing iglesia ng Diyos sa ibang talata dahil ang kahulugan dun po yun ay iglesia ni Kristo. Kaya ngayon po, magtatanong po ako ngayon sa inyo na kung ano po ang tamang pangalan ng iglesia. Iglesia ba ng Diyos o iglesia ni Kristo? At pangalawang tanong ko po patungkol po sa Mateo 24. Sandali, kapatid na Nael, sandali. Huwag na yung ikalawang tanong, wala na tayong oras eh. Kung pwede, bukas ka na lang uli, ano? Yun na lang unang tanong, mahaba na kasi yung unang tanong na yun eh. Alam mo, magkaiba yung iglesia ng Diyos na sinasabi ninyo na, lalo na yung kinaroroonan mo, anti-instrument, napakalaking katarantaduhang sa ituro mo
na bawal gumamit ng organ, bawal gumamit ng mga musical instrument. Nakadiskusyon ko na yung mga pastor nyo doon sa Angeles City, sa May Clark, kasi mga Amerikano nagpundar niyan eh. Nakadiskusyon ko na yan. Iyang sa paniniwala nila na bawal gumamit ng instrumento, labag sa Biblia yan. Kasi sa langit nga may musical instrument eh, tapos pagbabawal mo sa lupa. Eh sa, yung larawan ng langit, yun ang larawan ng lupa eh. Tinuro ba sa iyo yun, kapatid na Nael? Na kung ano yung nakikita sa langit, yun ang ipinakita ng Diyos kay Moises para gumawa siya ng tabernakulo na kapareho nung naipakita sa kanya ng Diyos sa langit. Babasa ako sa Hebreo 8:5, no? Pakinggan mo. Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Ayon, pinakita ng Diyos kay Moises sa bundok yung anyo ng mga bagay sa langit. Kaya nung gagawin niya yung tabernakulo para sa Israelita, sinabi ng Diyos kay Moises, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Kaya nagkaroon si Moises ng glimpse o ng ideya kung ano yung mga bagay na nakikita sa langit. Eh kaya nga sa panahon ni Moises, hindi naman niya ipinagbawal ang musical instrument eh. Eh kasi may musical instrument sa langit eh. Yun nga 24 na matatanda, may mga harpa yun eh. At saka may mga musical instrument. Basahin na nga natin 5:8 ng Apokalipsis. At pagkuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Ba, yung palang 24 na matatanda, yung 24 elders sa langit, pati yung apat na nilalang na buhay, meron silang mga alpa, meron silang harp, ang tawag doon. Musical instrument yun eh. Eh ba't sila may musical instrument? Kasi pagka nagpupurisal sila sa Diyos, kumakanta sila eh. Basahin natin ang tuloy sa 9, kapatid na Daniel. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Nakita mo? Kaya pala meron silang daladalang harp sa kanilang kamay. Kakanta pala sila sa Diyos. Aawit sila ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat kumuha ng aklat, sabi dun sa kordero. Tingnan mo, hindi bawal sa langit yung musical instrument. Actually, yung trompeta, musical instrument yun eh. A trumpet is a musical instrument. Ginagamit din yan sa langit. Nagtataka ako dyan sa mga pastor nyo. Bakit nagalit sa organ at anti-organ, anti-musical instrument? Mali yan. Isa pang mali nyo, yung pangalan nyo. Hindi si Kristo ang opisyal na may-ari ng iglesia, kapatid na Nael. Ang opisyal na may-ari ng iglesia ang Diyos. Tandaan mo ha? 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Walang nagtayo na iba kundi ang Diyos ng lahat ng bagay. Pati ang iglesyang itinayo sa lupa, ang Diyos pa rin ang nagtayo niyan, kapatid.
ginamit lang na kasangkapan ng kanyang anak na si Kristo para ideklara kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang pilosopya ng mga Amerikano, kasi Kristo nagsabi, tatayo ko aking iglesia, kaya iglesia ni Kristo. Maling logic yon. Hindi ko mo sinabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, iglesia na ni Kristo. Bakit? 12:49 ng Juan. Pakinggan mo, kapatid na Nael. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ayon, ang Ama ang nagbigay kung ano sasabihin ko, kung ano sasalitain ko. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yon, lumalabas sa bibig niya. Kaya ang iglesia sa Diyos, ang tunay na may-ari ng iglesia, ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, salita ng Diyos yun, lumalabas sa bibig niya. Para patunayan ko sa iyo, Deuteronomio, Kapitulo 18, sa panahon pa ni Moises, sinasabi na ito. Basa. 18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Ito mo, kapatid, sa panahon pa ni Moises, sinabi na ng Diyos, palilitawin ko ang isang propeta sa gitna ng iyong mga kapatid, gaya mo, gaya ni Moises. Sa mga Israelita yan, ha? Hindi sa ibang nasyon yan. Meron kasing nag-aangkin dyan sa talata na yan eh. Yun daw propeta na yun, yung kanilang propeta. Hoy, magunos dili kayo. Itong propetang ito, hindi tagalabas ng Israel ito. Israelita ito. Sabi ng Diyos, ibabangon ko ang isang propeta, Moises, gaya mo. Gaya mo saan? Gaya ni Moises sa pagka-Israelita. Sa Israel din magbabangon yon, yung propeta na yon. Gaya mo, Moises, ilalagay ko ang aking salita sa bibig niya. Tandaan mo yon, kapatid na Nael. Ilalagay ng Diyos yung salita niya sa bibig ng propeta na yon. Kaya ang sasabihin nun, salita ng Diyos. Basahin natin kung sino yon. Sa 3:20-22 at 20 ng Gawa, pakinggan mo. Tunay na sinasabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ayon, ang liwaliwanag, ano, kapatid na Nael. Yung sinabi ng Diyos kay Moises, inulit ng paliwanag dito sa Gawa. Sabi, tunay na sinabi ni Moises, magtitindig ang sa inyo ang Diyos ng isang propeta gaya ko. Sino yon? Upang sa inyo'y suguin ang Kristo na si Jesus. Sa makatwid, si Kristo yung propeta na sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Inami naman ni Kristo nung nangangaral na siya, ang salita ko hindi akin, sa Amang nagsugo sa akin. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano dapat kong salitain. Kaya anong sabihin niya, tatayo ko aking iglesia, alin yon? Salita ng Diyos yun eh, di iglesia ng Diyos. Kaya nga mababasa mo ang iglesia ng Diyos sa 13 talata ng Bagong Tipan, iglesia ng Diyos. Yung sinasabi mo, Church of Christ, wala sa Biblia yan. Wala sa Biblia yan. Ang nakalagay sa Biblia, Churches of Christ, Romans 16:16, dinaya ka lang. Yung plural, ginawang singular. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Which are the churches of Christ? Which are those churches of Christ which the Apostle Paul mentioned
in 16:16 of the book of Romans. Let us read in Thessalonians, in Galatians 1:22, let us read. And was unknown by face unto the churches of Judea which were in Christ. These are plural, churches of Judea which were in Christ. Yung mga iglesia ni Cristo, yung binabanggit mga iglesia ni Cristo, plural ha, churches of Christ in English. Sa Spanish, iglesias de Cristo. Kahit saan mong tignan na translation. Ano yung plural yun? Ginawa ng mga pastor mo, inalis yung pagka-plural, ginawa Church of Christ. Ang nakalagay, Churches of Christ, Iglesias de Cristo, no? Which are in Judea. Eh, alin ba yung mga iglesia ni Kristong nasa Judea? Basahin natin yung Thessalonica 2:14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yung churches of Christ in Judea, yun din yung iglesia ng Diyos. Kaya hindi ang official na pangalan ay iglesia ni Kristo, kundi iglesia ng Diyos. Kasi ang Diyos talaga ang may-ari ng iglesia. Wala na lang kung oras. Tama na muna, kapatid na Naila. Babalikan kita bukas. Papakita ko sa iyo na nagkakamali ang lahat ng gumagamit na official daw na pangalan, iglesia ni Kristo. Mali yan. Maling pananampalataya yan. Ang dapat na opisyal na pangalan ng iglesia ay yung talagang pangalan ng may-ari. Yun ang gusto ng Diyos. Yun din ang gusto ni Kristo. Bukas, loloobin, ikaw ang una kong kakausapin. Ikaw ipahintulot ng Panginoon. Kung samantala, wala na tayong oras, kapatid na Daniel, i-acknowledge man lang natin yung mga nagpagod na magsulat sa social media, kapatid na Daniel. Salamat ha, kapatid na Nael. Hindi na kita pinagpaalam. Para na lang ako yung broadcaster sa CNN. Pagkatapos na kausapin yung kanilang gustong kausapin, itong mga walang hiyan taga CNN na ito, pagkatapos kausapin yung presidente, basta naaalisin sa screen. Senador, aalisin sa screen. Pasensya ka na, para akong CNN ngayon. Wala na kasi akong oras eh. Kapatid na Nael. Kapatid na Daniel. Opo, salamat po sa Diyos. At reactions po from ang dating daan in the All Fat Social Media account. Si Jimuel Acuna, ang mga ganitong pagkakatipon ang nakakapagpasaya parati sa akin sa kabila ng mga lungkot na nararanasan. Salamat sa Diyos at mayroong ganito palagi. Nardong Tabak. Good evening po, Brother Eli at Brother Daniel. Marami na po akong natutunang mga salita, aral, doktrina at kautusan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag ni Brother Eli. Aanib na soon. Salamat sa Diyos. Tanyala Darantinao Romel. Napakasarap magpalipas ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Fair. Salamat po sa Diyos sa panibagong aral. Sana po ay loobin na po na mabautismuhan na po ako. Salamat po sa Diyos. Ani Benito, ganda po. Hindi po yan narinig sa ibang mga ngaral. Kay Brother Eddie lang. Salamat po sa Diyos. Roger Bato, magandang gabi Brother Eddie. Salamat sa Diyos at kayo po ay napili na magpaliwanag ng nakasulat sa Biblia. Ako po ay natututo sa pagpapaliwanag nyo. James De La Cruz, salamat po sa Diyos. Nakapakinig na naman po sa aral ng... Sana po maanib na po ako sa Iglesia ng Diyos, sa Kanya lahat ng kapurihan at pasalamatan. Ruel Bandong, solid talaga, naunawaan natin na hindi pala kasama ang salitang bagay dun sa sitas, kundi banal lang talaga ang dapat na nakalagay doon. Salamat sa Diyos na ipapansin ng kapatid na Eli. Si Reed Due, thanks be to God for another wonderful day of listening to the words of God through Brother Eli and Brother Daniel, the true preachers. To God be the glory forever and ever. Amen. Tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Watching from Lucena City. Vernaline Rojas, Brother Eli, good evening po. Salamat po sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Naiintindihan ko na po ang ating katawan na ibabaguhin pagdating ng ating Panginoong Jesus sa tamang panahon. Ramiro Morales, salamat po sa Diyos na dagdagan na naman po ang aming kaalaman. Ganun po pala ang mangyayari kung dapat sa Diyos loobin
po sana ng Diyos. Dito Arellano, sana po loobin mas sumaba pa yung oras ng Bible Expo para mas maraming makapagtanong. Salamat po sa Diyos. Gemmaids, ang ganda talaga, nakakaaliw, makinig based on facts. May batayan talaga ang Biblia. Salamat po sa Diyos sa mga karunungan ng Diyos na nauunawa. Elizabeth Cruz, marami pa talagang mga tao, may talukbong pa ang mga puso at isip, kaya ayaw tumanggap ng tama. Food, travel, love. Salamat po sa Diyos. Napakalinaw ng explanation po, Brother Eli. Nung ikaw na nagpaliwanag, dito lang talaga lalabas ang katotohanan at tunay na aral ng Diyos. Felipe Yamson, detalyado ang pagsagot ni Brother Eli sa mga katanungan, pati ang time element ay kinukonsider, hindi katulad ng ibang mangangaral. Salamat sa Diyos sa mga mangangaral. Fel J. Almeida, kaya pala hanggang ngayon may fake news kasi noon may fake news na. Jomar Fausto, salamat sa tanong mo kapatid. Yan din sana ang gusto ko itanong. Salamat sa Diyos, nasagot na tanong ko. Virgil Liwanag, salamat sa Diyos. Salamat Brother Eli, napakarami ko nang naiintindihan sa mga nangyayari noon. Tunay na nangyayari din ngayon. Salamat po sa maliwanag na paliwanag. Amen. May Recones, maganda pala talaga na may nagtatanong. Nalalaman mo yung mga kwento sa Bible. Gaya na lang nung na-fake news din pala ang pagkamatay ni Kristo. Salamat sa Diyos, may mangangaral na pwede mapagtanungan. Mark Paloma, napakasarap sa pakiramdam pag nakikita kong naliliwanagan ang mga nagtatanong. Naluluha na lang ako bigla. Ngayon ko lang naramdaman yung tinatawag na tears of joy. Salamat po sa Diyos. Loli Kapinpin, salamat sa Diyos sa mangangaral na ibinigay niya sa panahon natin. Walang gaya niya na natatanong ng kahit anong tanong at Biblia ang sasagot. May kakilala po akong pastor ng Born Again na nangungopya kay Brother Eddie. Ang problema ng mga pastor na yan, hindi nila kayang bigyan ng iba pang paliwanag. Di gaya ni Brother Eddie na ikaw ang susuko at lubos na mabubusog sa mga karunungang ibinabahagi niya sa atin na mula sa Espiritu ng Diyos. Yan po ang ilan sa ating mga komentaryo mula sa ating social media account, kapatid na Eddie. Parang iniisip ko rin kapatid na mayroong kasi nagsalita, sana raw mas mahaba pa ang Bible exposition. Kung ako lang ang tatanungin nyo, gusto nyo hanggang alas 12, payag ako eh. Habang may buhay ako, gusto ko maubos ko yung aking buhay at lakas na nagsasalita ng aral ng Diyos. Ano? Kaya lang iniintindi ko rin, mayroong kasing mga nagtatrabaho pa rin, kaya ayokong makaistorbong masyado, no? Pero kung loloobin ng Diyos, kapatid na Lito Arellano, biya mo, malay mo, makadagdag tayo kahit isang oras sa Bible exposition para mas maraming makapagtanong at maraming masagot na mga bagay-bagay. Kasi talagang masalimuot ang isikinalat na panggugulo ng demonyo sa mundo, eh. Napakarami ng salimuot, kaya para maliwanagan mo isang bagay, marami kang hahawiing mga dilim, mga istorbo, kung ano-anong mga iskinalat na maling paniniwala. Pero sa ang Diyos ang may kapangyarihang makagawa na magliwanag sa atin ang kanyang mga salita. Hanggang dito mga kapatid, maraming salamat sa mga nakikinig. Natutuwa naman ako tuwing magsasalita tayo, ay hindi bumababa sa 60,000 ang nakakonekta sa atin sa mga social media accounts natin. Hindi natin alam yung mga nakikinig via satellite hanggang sa mga karagatan kasi meron tayong 7 satellite providers na nagke-carry ng ating broadcast sa iba't ibang panig ng mundo. Kapatid na Daniel, yung bang ating global prayer, meron bang nag-i-translate nito sa iba-ibang wika? Opo, kapatid na Eli, kasi po ang lahat po naman ng ating ding mga, pati po ang ating proceedings ng Bible Exposition, kapatid na Eli, awa po ng Diyos, itinatranslate din po sa iba-ibang lingwahe. Yung kabuuan po natin, meron po. Kasi merong nagtatanong, bakit hindi na lang Tagalog ika yung ating global prayer? Eh kasi mga kapatid, mas marami kasing nakakaintindi ng Ingles kesa sa Tagalog. Pati nga sa Bisaya at Mindanao eh, ang mga tao ron mas naiintindihan ng Ingles kesa sa Tagalog eh. Eh gusto ko nga sanang manalangin sa Tagalog sa ating sariling wika. Kaya lang ang ating target eh ano, magkaroon sana ng mas maraming makakaunawa sa ating siyasabi sa panalangin.
Bianyo, sisuguraduhin ko lang na merong isa talagang translator in English para sa mga English-speaking nations. Siguraduhin ko muna, hindi ko pa kasi kilala kung sino man yung nagtatranslate. Baka hindi ma-translate ng maayos na maayos. Pero bago po tayo manalangin sa ating global prayer, atin pong awitin ang isang imno para sa karangalan ng Diyos.